Narito ang scoop mga bro, ang paghahatid ay nangyari noong October 27 kung saan inilusong ang mga tank mula sa commercial cargo ship sa Subic Freeport. Grabe, epic talaga yung eksena, diba? Ito'y malaking milestone sa light tank acquisition project ng Philippine Army at inaasahan ng Department of National Defense na makatanggap tayo ng kabuuang 20 na kamangha-manghang makina na ito kasama ng support vehicles. Pero, eto pa, mga bro, napansin ng mga observers ang isang convoy ng mga truck na nagdadala ng ano pa. Hindi lang isa kundi siyam na ASCO dito sa Bro Light Tanks. Pero teka, baka may mas marami pang tanks sa convoy na yon. Hindi malinaw ang bilang base sa video recording kaya't pwedeng mas marami pa ang kasama. Pero hindi lang yan, mga bro. Ang nagpasimuno nito ay ang Elbit Systems, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng depensa na nakabase sa Israel. Sila ang nasa likod ng Sabra Light Tank, isang kamanghamanghang likhang sining ng engineering. Ang tank na ito ay dinisenyo upang mag-complement sa mga existing na armored fighting vehicles na ginagamit ng mga sandatahang lakas sa buong mundo. Meron itong dalawang variant base sa General Dynamics European Land Systems ASCOD platform at General Dynamics European Land Systems Panther 2 platform. Isipin nyo to, mga bro, isa siyang modular yung disenyo na tumitimbang ng 30 tonelada, may kakayahang magkaroon ng 105mm man turret na pwedeng i-configure bilang truck o wheel. Ang Sabra Light Tank ay nagbibigay ng mas malakas na firepower, maliksi sa paggalaw, at mataas na proteksyon sa armor, na sumusunod sa NATO STANAG 4569 Level 4 Ballistic Protection Standards. Talagang hindi basta-basta. Sa mga dagdag na ito sa ating Philippine Army, ibig sabihin nito ay mas malalakas na kakayahan, mas pinatatag na depensa, at isang malakas na pagpapakita ng ating lakas. Ang Sabra Light Tanks ay handang magpakitang gilas sa digmaan, at hindi natin mapigil ang ma-excite sa kanilang kaya.